Miss Marie is here. Kamusta mga kanegosyo? Episode 6 na tayo. Napaisip ba kayo nung nakaraang episode? Bakit? Kasi mapapaisip ko din kayo ngayon. Paano mo ba mapapalobo o mapapalaki ang puhunan? 0 to 1 million! Wow. Kaya? Kayang-kaya. Kung sapat lang ang puhunan natin at may tatlong konsepto ka na, ito ang susunod na magiging hakbang mo. Pagpapalaki at pagpapalobo ng puhunan natin. Hindi ito magic mga kanegosyo. Kailangan mo ng matatag na paninindigan at disiplina para dito. Isa lang ang rules dito. Bawal gastusin ang benta sa pang-personal na pangangailangan natin. Dapat sa unang puhunan natin o unang bagsak ng pera ay may visible tayong pondo, hindi galing sa utang. Kahit maliit yan, kayang-kaya nating palakihin ito at may pondo tayo sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Dapat o may extra income maliban sa sinisimulan nating sari-sari store para makaikot ang puhunan natin. Kanegosyo, itong topic na to ay umaasa ako na sana masundan ninyo. Very promising ito. 3 to 6 months, kumpanis lahat ng tao ayaw sa atin at maliit ang tingin nila. Akala nila hindi natin kaya. Remember, kanegosyo, 0 to 1 million ang pinag-uusapan natin dito. Kaya by episode, ang ginagawa namin ay para masundan ninyo at maunawaan ang pagkasunod-sunod ng paglago ng tindahan natin. Kaya huwag mag-absent, huwag mag-shortcut, baka maligaw ka, okay? Paano ba tayo makakuha ng dagdag puhunan na hindi mo kailangang mangutang sa tao at magbayad ng interes? Ito ang tinatawag na law of leverage o pakipakinabang sa pagpapadami o paglaki ng mga bagay-bagay tulad nito, pagpapalaki ng kapital. Una, consignment o pag-angkat ng paninda na hindi kailangan maglabas ng puhunan. May terms dito, depende kung weekly o monthly ang singilan ng item na nabenta at yun lamang ang babayaran mo. Pinapalitan din nila ang expired o naluma nilang paninda. Kumikita ka nang hindi naglalabas ng puhunan. Halimbawa sa mani, ibabagsak nila sa iyo ng 3 piso ang isa at ibibenta mo sa 5 piso ang isa. May 2 piso ka nang kita, almost 50% ang tubo na wala kang nilalabas na puhunan at may additional kita ka na maidadagdag mo sa puhunan mo. Number 2, credit card. Alam niyo ba mga kanegosyo, sa tindahan namin, credit card lang ang naging puhunan nito at hanggang sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang paggamit at madaming benefits ito. Kung tama ang pamamaraan mo sa paggamit ito, 0 to 1 million ang pwede mo maging pera dito. Uulitin ko kanegosyo, kung may 3 kang konsepto sa puhunan, layunin at disiplina, may karapatan ka nang gumamit nito. Gamitin mo sa paglago, hindi sa pagbili ng kung ano-anong bagay. Lagi kong sinasabi, darating ang panahon, mas marami pang kaya mong bilhin. Huwag maging one day millionaire. Paano mo gagamitin ang credit card ng tama? Halimbawa, kahit maliit lang ang credit limit mo, malaki ang may tutulong ito sa sari-sari store. Ang paggamit ng credit card ay may technique kanegosyo. Hindi alam ng karamihan na may tamang timing sa paggamit nito para hindi ka gipit o gahul sa pag-iipon ng pangbayad at napapagulong mo na husto ang pera. Tandaan mo, kahit credit card, may binabayaran pa rin tayong annual fee na kailangang sulitin natin ito. Una, alamin ang cut-off at due date nito. Halimbawa, every 15 of the month ang cut-off. Pwede mo nang gamitin ang credit card after ng cut-off mo para next billing pa ang credit bills mo, minsan nga higit pa sa isang buwan. Para sa ganun, mahaba-haba ang panahon para makapag-ipon ka ng pangbayad dito. Parang ganito. Paano mo mapapaikot ang pera? Meron kang isang buwan o higit para pagulungin ang pera sa tindahan. Once na gamit mo ang credit card, every other day o kada 3 araw ka mamimili.
Lahat ng napagbentahan ay iipunin at ibibili mo ulit ito. Kompletuhin mo lahat ng kailangan sa tindahan, lalo na sa mabibenta na paninda na dapat di ka nauubusan. At huwag kang matatakot mag-experiment, huwag iisipin sari-sari store lang ito. Kaya hindi lang basic needs ang kailangan mong ilagay dyan. Dapat mga unusual na hindi kalimitang nakikita sa loob ng sari-sari store. Halimbawa, mga inkan na juice, mga pet bottles na drinks, inkan na alak, pang hygiene, alcohol, baby oil, cologne, face powder, mga gamit sa pananahe, school supply. Tingin-tingin ka sa paligid at makinig sa anong hanap ni Suke para mabili mo kono pa ang mga kailangan nila. Mga kanegosyo, ilagay natin ang sarili natin bilang mamimili. Kapag bumili ka sa sari-sari store at nakita mo na may ganyan sila, ganito sila, at lahat halos ng kailangan mo, meron sila. Di ba amazing? Tapos ang presyo, mas mababa pa sa ibang sari-sari store o 24 hours na convenience store. Sigurado, babalik ka. Mura na, kompleto pa. Yan ang purpose natin kanegosyo. Kaya tayo nagpapalaki ng kapital at nagpaparami ng stock. At kasabay nito ay ang ating mga suki. Huwag ka mag-alala kung tabi-tabi ang tindahan sa paligid mo o bigla na lang may magtatayo sa tapat mo. Minsan, nasa tabi mo na. Huwag kang magbababa ng presyo. Dun ka sa SRP at tamang presyo. Hindi tama na kapag may nagtayo ay magbababa ka ng price kasi mas mababa sa kanya. Tapos halos wala ka ng tubo. Itatapat mo o ibababa mo ang presyo. Pupusta ako kanegosyo. Bukas, isa sa inyo, sarado na. Dun ka lang sa tama. Instead na makipagkompetensya ka, let them be. Karapatan nila yon. Kaya nga tayo sari-sari. Sabihin, ibig sabihin, sari-saring paninda. Lahat ilagay mo, walang limit. Make it sure lang na may tubo, maayos ang paninda at may tamang serbisyo ka. Sa araw-araw mong benta, kailangan mong umikot yan. Pagbebenta at pamimili, yan lang ang gagawin mo. Na hindi mo namamalayan, lumulobo ang puhunan mo, dumarami ang paninda at kasabay nito ay pagdami ng suki natin. Mga kanegosyo, walang magic. Tatandaan, lahat ito ay pinagsisikapan. Mas maganda at naaayon kung sa atin nagsisimula ang lahat. Walang masama sa pangutang. Ang masama kung sa maling tao tayo mangungutang. Consignment, dagdag sa kita. Walang nilalabas na puhunan. Credit card holder, pinakikinabangan mo ang benefits nito na wala kang naririnig na salita at walang interest na dapat bayaran. Kung ang tanong mo, annual fee, pinakamababa dito ay 1,000 kada isang taon. Ididivide mo ito ng 12 months, 83.33. Ididivide mo ng 30 days, lalabas na 2.77. So round na natin ng 3 pesos daily. Ilang beses mo ba ginagamit ito sa isang taon? Na kahit sabihin natin late ka makapagbayad, maliit pa din ang interest nito. Ikukumpara sa tao na 20% o higit pa ang interest na may masama pang salita. O mura, yun ang pinakamasakit, di ba? Correct ka dyan. Pero syempre, mas maganda pa din kung buo mo babayaran ito na walang penalty, walang interest. Ito ang tinatawag o ito ang benefits na law of leverage na pakipakinabang na sana mga kanegosyo may apply nyo sa pagpapalago at pagpapalaki ng puhunan natin. Mga kanegosyo, next topic natin, magkano ba ang dapat nating kitain sa ating tindahan? Percentage na dapat nating ipatong sa ating mga paninda at para na rin malaman natin kung kumikita ba tayo. Mga kanegosyo, laging tatandaan, think positive, sipag at syaga, kaya natin to. See you on my next video. Love you!